ginagawa mo dito? Wala naman sosyal ang party dito eh. Alam mo, kung ako sa'yo, magtinda ka na lang ng isda para may makain ka bukas. Tsaka ako na nga yung cellphone ko, baka magkaroon pa ng mikrobyo to eh. Sorry pala itong kapatid mo eh. Nulungan na at lahat eh. Am I talking to you? Pwede ba ha? Umalis ka na nga dito. Ayaw namin ng gulo. Bakit? Natatakot ka bang ibulgar sa lugar na to ang ginawa mong krimen sa Manila, ha? Gusto mo isang pagsabi ko pa sa kanila? Announcement! What? Matakot kayo sa tao na to dahil siya'y magnanakaw at mamamatay tao! Ano ba yun? Ay! Anak mo na! Mag-ingat-ingat ka sa pagbitaw ng kamay mo, ha? Pag nagkamali ka, baka matulad ka kita. Kung nakakaya-kaya mo ako sa mansyon, hindi ka sa akin uubra dito. Oh, ah, ganun. Sandra, patawad siya! Pwede yung ubarin mo? Di ba siya ka naman magaling? Ipakalanda ka mo yung katawan mo? Ha? Buwisit ka talaga! Buwisit ka! Humanda ka sa akin! Shit! Manini, panalo ka doon! Sandali ha? Ate? Sabi ni Octopus, may plano daw si Harry na tirahin ang mga taga-NBI. Gusto ko, lagyan mo muna ng bala sa ulo si Harry bago niya maituloy ang plano niya. Maliwanag ba? Apo, maliwanag po. Parang dinadaga ka na naman, boy, ah. Ha? Pakawalan mo muna yung daga dyan sa dibdib mo. Baka mamaya yan pa ang dahilan ng pagkabulilyaso mo. Apo. Sige na, lumakad na kayo. Sige na, ano ba? Not met my guest. This is Mr. Attorney... Victor Abad. Alam ko kung sino siya. Abogado yan ni Maningning. Pero ang tinatanong ko, anong ginagawa niya dito? Are you conniving with him? Are you trying to bring Maningning down? Nagpunta ako dito para interviewin ng mami mo. Mahalaga siya sa kaso ni Maningning. Marami siyang alam sa relasyon ni Maningning sa kapatid niya, ng asawa mo. At willing mag-testify ang mami mo para makatulong kay Maningning. Huwag naman sana akong pagdududahan agad-agad. Well, do not fight, boys. Don't fight over me. Baby boy, Mr. Attorney is right, ha? Marami ng ebidensya ang nagtuturo kay Maningning. Kaya kailangan niya ako, mga taong maaaring tumulong sa kanya. You know, that better be the truth. I will not make the same mistake, Charles. Believe me. You know what? I did that before, ma. But you failed me. Wait, wait. My baby boy, where are you going? May meet lang ako. Mr. Attorney, what is this, ha? You have to meet someone. My baby boy has to meet someone. Ano ba ang araw na ito at lahat na lang may kailangan i-meet? Baka naman nakahanap ng anak niyo ng ipapalit sa asawa niya. Mabuti naman kung ganun. Para hindi siya masyadong masaktan kapag napatunayang si Maningning ang pumatay kay Daphne. Mantol, oh. Ano pumasok sa kukote mo at nag-iispiya ka ngayon sa Sir Sigmund ko? Ha? Ano gusto mo, maging tuta ka ng dalawang mga pinakagagong bossing dito? Suskipit nga ako, Brad. Kung hindi, multo na yung kausap mo ngayon. Mumu. Multo, eh. Ako naman ngayon ang binibigyan mo ng problema. Nakaligtas ka nga. Ako naman ngayon ang mapapahamak dahil sa ginagawa mo. Ay, sus. Ayos to, ah. Ayos to, ayos nga. Pero mas ayos sana. Alam mo, pakiramdam ko, baka meron sa ating mapahamak eh. Sana ikaw na lang yun. Huwag na ako. Parang nasa langit na. Uy, sabog ka ba? Ha? Akala ko nang tutulak ka lang. Ba't gumagamit ka na ba ngayon? Hindi. Hindi. Ba? Ano bang... Hello? Baby. Let's just cancel our meeting today. Nakakabwisit to si Maningning eh. Sinira yung get-up ko. Basang-basa ako. Ito, alansa-lansa ko. Baby, I don't want you to see me like this. Okay. Love you.
Yun? Sino yun? Yun? Yun yata yung kapatid ni Ate Ningning. Yun? Hmm? Akin na yun, ha? Ano sa'yo? Magkape ka na para kabahan ka? Bakit? Ba't naman sinasabi mo yan, eh? Bakit? Ikaw ba? Tingin mo, mapatulang ka nun? Hindi ako mapatulang ka nun. Oo! Hindi mo patol sa kulot yun, ano? Bakit? Ano yan? Webby. Webby? Webby. Tumigil-tigil nga kayong dalawa. Kayong dalawa, hindi talaga papatulan. Nakita niyo ang formang yun, hindi makatulad nyo. Ang papatulan nyon, ang taas naman ang pangarap nyo. Ako bilang kaibigan nyo, pinuputong ko yung pantasya ninyo. Ha? Hindi kayo papatulan kung meron mang posibleng papatong sa inyo. Ako yun. Tingin na, girlfriend mo. Girlfriend mo. Tingin na, girlfriend mo. Teka lang. Alam mo, matagal, matagal, hindi nag-uusap. Ang init pa ng araw, nasa labas ka na. Hindi ka ba natatakot sa gantong katanghali? Buti nga sa kanya, kapal-kapal na mukha niya, pumunta-punta dito, manggugulo lang. Oo nga, ang tapang mo kanina eh. Pero alam mo, sexy rin yung Cassandra ngayon, ano? Parang, lalo na nung binasa mo siya, tapos kahit ilublob mo sa malansa, parang mabango pa rin. Mag-ingat-ingat na nga dyan sa mga sinasabi mo, ha? Ikaw isang beses lang tapapatawarin, hindi na yun mauulit. Ito naman, oh, di mabiro. Bakit nagsiselos ka? Malamang. Eh kung tingnan mo si Cassandra kanina, kulang na lang hubaran mo, eh. Kapal na mukha mo talaga. Alam mo, kahit anong sexy pa ni Cassandra, malas ang kahit sinong lalaking papatol sa kanya dahil masama ang asal niya. Saka alam mo naman, ikaw lang ang babae para sa akin. Patlang ka, Maria. Patlang. Tama na yan. Ang init-init ang ulo nito. Maningning. Ay, Victor. Oh, anong ginagawa mo dito? Pwede ba kitang makausap? Siyempre. Abogado kita eh. Alam ko na ang tungkol sa mga sikretong tinatago mo. Alam ko na ang tungkol sa mga dokumentong ninakaw mo. Anong dokumento niyan, Victor? Victor, parang awa mo na hindi ito pwedeng makalabas. Hindi talaga. Dahil kapag lumabas yan, ikaw ang mananagot kapag ginamit ang prosecution ito. Kahit ako na lang, huwag lang madamay si inay. Maningning, anak? Tama. 5 plus 5 equals 10. Okay. Spell naman hey, tayo. Julie, spell mo 3. T-R-E-E. 3. Ha? Mali. 3 as in 1, 2, 3. 3. Hindi kasi 3, ha, bagat. 3. Ito. Spell mo shuttle. S-H-U-T-T-L-E. Shuttle. Mali pa rin. Ano ko ba, Julie? Shuttle. Yung city sa Amerika. Yun yung shuttle. Ano ka ba? Seattle yun? Wala ba talaga eh? Ikaw kaya tumuro sa amin natin, Sandy? Oo nga. Oo nga, Sandy. Ikaw na lang kaya. Kung mas marami kang alam kaysa sa akin. Ito, Brian. Spell mo love. L-O-V-E. Love. Oo nga, tumama ka rin. Ito. Alam niyo ko ano yung love? Gusto malaman. Kapag hindi mo maalis ang tingin mo sa isang tao, love yun. Kapag siya laging laman ng isip mo, love yun. Kapag pakiramdam mo ay mamamatay ka kapag nawala siya sa'yo, love yun. Kapag kaya mo baguhin ang buong pagkatao mo para lang sa kanya. Love yun. Ano yan? Ang galing ka pa sa Maynila para lang sadyain si Maningning dito sa amin? Opo. Napakasipag mo naman pala talaga, ano ha? Gusto mo magmerienda at ikukuha kita? Naku, huwag na po kayo mag-abala. Tutuloy na rin po ako. Inuntahan ko lang si Maningning para balitaan tungkol sa kaso. O ano na nga palang balita sa kaso niya? Yun nga po yung pinag-uusapan namin. May mga natagpuan ng mga... Mga testigo na eh, na magpapatunay ho na inosente ako. Ay, salamat. Mabuti naman kung ganun. Ano, ayaw mo ba talagang magmerienda at kukuha kita? At baka mamaya marami pa kayong dapat pag-usapan ni Maningning. Alam nyo, marami po talaga kaming dapat pag-usapan ng inyong anak. Pero ipagpapaliban ko muna dahil ang bilin ni Maningning hanggat maaari ay hindi kayo maapektuhan sa mga nangyayari sa kanya. Ay nako, ganyan talaga ang problema ng anak ko. Masyadong maalalahanin. Kaya laging nasa sangkot sa kaso eh. O paano? Maunan na po ako. Maningning.
Sa ibang araw na lang natin pag-usapan ang tungkol sa kaso mo. Sige, Victor. Salamat. Sige po. Salamat, ha? Chat ko na yung boyfriend ko. You should meet him. After all, tinulungan niya tayo pabagsakin si Maningin. Really? Sino naman tong boyfriend mo? Hindi pa may boyfriend. Oh, Cassandra. You're really such a mean girl. I can't wait to see the reaction ng Maningning kapag nakilala niya kung sino ang boyfriend mo. Believe ka na ba sa akin, Eleanor? Magaling ka palang mangakit ng mga tao malalapit kay Maningning. But, are you really in love with this guy or you're just using him? I don't think he's the type of guy who could fall in love. Correction. We are very much in love. That's good to hear. Dahil sa pagkakaalam ko, si Daphne hindi niya nakuhang mahalin siya ni Charles. Mabuti naman ikaw, natutunan kang mahalin ang lalaking yan. Ibahin mo kay Daphne, Eleanor. Baby boy, are you awake? Ma, can you please knock? I'm sorry. Baby boy? What do you want, Ma? I just miss our heart-to-heart talk. Eh, wala naman tayong kailangang pag-usapan, di ba? Anak naman, I'm reaching out to you. Fine. Make it quick. Napapansin ko kasi na lagi kang may mini-meet na friend. Na lagi kang may ka-chat na kaibigan dyan sa computer mo. Sino ba itong taong pinagkakaabalahan mo? Are you opening your heart to someone? No, Ma. Tulad ng sinabi niyo, kaibigan lang ang pinag-aabalahan ko. So can you please go? Well, whoever your friend is, I wish you were not just friends, but more than friends. I want you to be happy again. Good night, baby boy. Virgie, sandali. Pwede ba tayo mag-usap sandali? Meron akong pasalubong para sa'yo. Tama ang panuhol na dala mo. Pero kung inaakala mong tatanggapin ko yan, nagkakamali ka. Virgie, hindi ba tayo pwede magkasundo alang-alang kay Maningning? Ngayon niya tayo kailangan bilang mga magulang niya. Ama ka niya, ina niya ako. Ano pa bang pagkakasundo ang gusto mong mangyari? Hindi ba tayo pwede magtulungan? Alam kong hindi mo to kaya mag-isa. Virgie, sandali. Panginoon ko, tulungan niyo po ako. Ngayon lang po ako manghingi ng tulong sa inyo eh. Alam ko po may sa demonyo si Mang Hari, kaya sana po padala niyo po ako ng anghel na magliligtas sa buhay ko. Patawarin niyo po ako, alam ko po masama itong gagawin ko. Alam ko po Bukol? Dapat... Bukol, anong gagawin mo? Atinigan ko ba? Papatay mo ba ako sa sakit sa puso? Di bali na mamatay ka sa sakit sa puso, kaysa dyan sa baril na hawak mo, ibigay mo sa akin yan. Anong balak mo, ha? Anong balak mo? Sinong papatayin mo? Panginoon naman, sabi ko, padalan niyo ako. Anghel, hindi mambibisto eh. Bukol, magsabi ka sa akin. Sinong papatayin mo? Ano ba? Magsalita ka! Alam mo, kung
kung ano man yung pinaplano mo, ha? Tigilan mo na yan. Halika na. Umuwi na tayo. Niyata mo ba, Dining? Di mo naman ako naiintindihan, eh. Kailangan kong gawin to. Bukol, hindi mo kailangan gumawa ng masama. Kung pwede ka pang umiwas sa impyernong pupuntahan mo, hindi mo kailangan sirahan yung buhay mo. Huli na lahat. Sira na buhay ko. Bukol! Eric? Eric? Noning, bakit? Eric, tulungan mo ko. Bakit? Ano nangyari? Si Bukol nasa panganib. Nangyari? Wala pa nangyayari, pero pag hindi tayo pumunta doon at pigilan natin siya, may mangyayaring masama sa kanya. Halika na! Boss, nakaalis na rin sa opisina. Ganito. Tatambangan natin yung tao may akong dokumentong kailangan ko. Basta hindi tayo uuwi hanggang natin nakukuha yung dokumentong yung maliwanag.